Mga sir, saan kayo pupunta? Diyan lang po sa may beach dyan sa Santa Fe Resort. Santa Fe? Wala namang ganung resort dito. Saglit, iraradyo ko lang sa kasama ko. Hoy! Hoy! Hanggang biglang hinarurot na ni Julian yung sasakyan para makatakas kami sa guard. Story time. Ako nga pala si June, nagkayayaan ng barkada namin na magbakasyon sa isang sikat na beach na nakita lang namin sa social media. Liblib daw yon at bihira lang daw ang nakakapunta doon. Kaya sabi namin, puntahan namin yon. Umayag naman sila pero pagdating namin, malapit doon, nagulat kami, bakit biglang may security? Sabi nila sa amin, wala daw ganung lugar o resort doon. Pero itong si Julian, biglang hinarurot yung sasakyan para takasan yung guard na nagtatanong sa amin. Tawa kami ng tawa at nagsisigawan pa kami na ang angas ng ginawa niya. Talagang trip kong trip pero isang oras na at parang paikot-ikot lang kami. Hanggang masiraan yung sasakyan at tumirik yun. Ano nangyari? Ba't tayo huminto? Oo nga, ang dami pa namang gas ha. Ewan ko nga rin eh, di ko alam. Dito lang kayo, huwag na kayong bumaba. Pagkababa ni Julian, sinilip nun yung mga gulong. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin namin nawawala na si Julian. Tumingin-tingin kami sa paligid habang nasa sasakyan. Pero wala siya dun. Hindi na namin siya makita. Kaya nagdesisyon na kaming bumaba. Ginamit namin yung mga flashlight ng cellphone namin para hanapin siya sa paligid. Julian! Hoy Julian! Huwag kang manakot! Kakaltukan kita! Tingnan nyo, may daan dito. Di kaya dito siya pumunta? Ano namang gagawin niya dyan, par? Oo nga, mukha pang papunta na yan sa gitna ng gubat. Malay nyo, umihi siya dun. Tang na, ang arte naman niya. Sa dilim nitong kalsada, may makakakita pa sa kanyang umiihi. Teka nga lang, kukunin ko lang yung pamalo sa likod para may pangdepensa tayo. Sige, sa akong iisipin mo, sa dami-daming pwedeng puntahan, bakit dyan pa? Sa daan na yan, paloobo, ang dilim-dilim na yan. Kahit sino matatakot dyan eh. Kahit sabihin mo yung pinakamayabang sa atin dun teka, sa... Teka, nasaan si Marvin? Ha? Bakit? Hindi pa siya bumabalik. Pumunta kagad kami sa likod ng kotse at wala dun si Marvin. Sinubukan naming hanapin yun ng konting layo sa sasakyan pero wala siya dun. Dito na kami kinabahan at kinutuban na may hindi magandang nangyayari sa lugar na yon. Pinasakay ko kagad si Jelloy sa sasakyan para dun muna kami magstay. Pagbukas ko ng pinto, hindi bumukas yung kabila. Hinanap ko si Jelloy pero bigla na lang ding nawala yon na parang bula. Nilako kagad yung lahat ng pinto. Sobra na yung kabako ng oras na to. Nang biglang may dumating na nakamotor. Nagtago ko kagad sa may baba ng upuan ng sasakyan at sumilip yung nakasakay sa motor at nag-flashlight. Pagkaaninag ko dun, yun yung guard na humarang sa amin. Tinakpan ko ng maigi yung bibig ko para wala siyang marinig. Nang biglang nagradyo yon. Sir, mukhang inubos na sila ng bangkilan. Wala nang tao rito. Siguraduhin mong walang lalabas sa balita tungkol dyan. Pag may natira pang buhay, ipakain mo na rin sila sa asawa ko. Masusunod, sir. Nang marinig ko yung guard na nagradyo sa boss niya tungkol sa pagkawala namin, gusto ko nang mamatay sa takot. Nang marinig kong may aswang kung nasaan kami at nung malaman kong patay na rin ang mga kaibigan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga oras na to. Sinubukan kong hindi gumalaw o gumawa ng kahit anong ingay. Nang naramdaman ko nang umalis yung guard sa pwesto namin, dun na ako nakahinga ng maayos. Pero hindi ko alam yung gagawin ko. Sinubukan kong tingnan yung cellphone ko, pero walang signal sa lugar kung nasaan ako. Ang nasa isip ko sa mga oras na to, eh kailangan kong umalis dito bago pumutok ang liwanag. Dahil siguradong iti-check nila tong sasakyan namin. Kaya nagdesisyon na akong bumaba ng dahan-dahan sa paraang alam kong di ako makakagawa ng ingay. Tinanggal ko yung sapatos ko para hindi ganun makagawa ng ingay ang mga yapak ko. Paglabas ko ng sasakyan, dahan-dahan ako naglakad. Pinasok ko yung mga daan kahit hindi ko alam kung saan ako dadalhin nun. Takot na takot ako ng mga oras na to. Dahil di ko alam, baka sa dulo nito, makasalubong ko yung aswang na tinutukoy nila. Hanggang mapadpad ako sa isang lugar na may kubo, parang may nakatira doon. Nang bigla na lang may nagsalitang babae sa likuran ko. Naliligaw ka ba? Hey. Sorry, nagulat lang ako. Oo, alam mo ba yung palabas dito? Oo, pero malayo pa rito. Kakailanganin mo ng masasakyan para makalabas ka rito. Okay lang, lalakarin ko kahit gano'ng kalayo. Masyado ng gabi at masyado na ring delikado. May mga hindi pang karaniwang mababangis na hayop ang pwede mong ma-encounter dito. Doon ka muna magpaumaga sa bahay ko. Magsikat ng araw, ituturo ko sa'yo yung daan. Nagtiwala ako
dahil sobrang ganda ng babaeng yun. Wala kang mararamdamang gagawan kanya ng masama. Para akong nakakita ng artista sa TV. Hindi ko maipaliwanag ang ganda niya. Kaya sumama ako sa kanya sa loob ng bahay niya. Pagpasok ko dun, napakasimple lang ng kubo niya. Anong gusto mo? Inumin? Nagugutom ka ba? Nung binuksan niya yung parang cabinet niya, may nalaglag dun. Pagkakita ko nung nalaglag, nakita ko yung ulo ng kaibigan ko. Ulo ni Julian. Pagkakita ko nun, dun ko na naisip yung sinabi ng boss niya tungkol sa asawa niya. Nang biglang nag-transform yung babae bilang bangkilan. Kumaripas kagad ako ng takbo palabas ng bahay niya. Binuhos ko lahat ng lakas ko para makalayo kagad. Kahit halos mamatay na ako sa takot at kahit puro galos na yung katawan ko. Nang biglang may humila sa akin at nagtakip ng bibig ko. Huwag kang maingay. Huwag kang kagalaw. Hindi niya tayo pwedeng marinig. Pareho tayo mamamatay. Pag aninag ko sa mukha nun, yun yung guard na humarang sa amin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapakain sa kanya. Tutulungan kitang makatakas dito. Tinanggal ko yung kamay nun sa bibig ko. Sumunod ka sa akin. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Bilisan mo. Saan tayo pupunta? Nang biglang nag-ring yung cellphone ko. Nanlaki yung mga mata namin sa gula. Kinabahan na kami ng oras na to. Itapon mo dun sa malayo. Hinagis ko yun para maligaw namin yung aswang papunta sa direksyon kung saan ko tinapon yung cellphone. Bilis, sumunod ka sa akin habang may oras pa tayo. Aalam niya pa yung ingay mula dun sa cellphone. Saan ba tayo pupunta? Sa may secret tunnel. Sinundan ko lang yun hanggang makarating kami sa sinasabi niyang tunnel. Yan lang yung paraan para makalabas ka rito. Nang di nalalaman ng mga tao dito, hindi mo pwedeng sabihin yung mga nakita mo rito. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Ang lugar na to, hindi pwedeng lumabas sa balita. Ang tungkol dito, ipapahanap ka nila. Sige na, umalis ka na. Pagpasok ko sa tunnel, narinig ko na lang na nagsisigaw yung guard na tumulong sa akin na parang may umaatake or kumakain sa kanya. Binilisan ko yung takbo ko hanggang marating ko ang tagong lagusan palabas ng lugar na yun. Hanggang ngayon, hindi ako pinatutulog ng konsensya ko. At itinatago ko pa rin tong misteryo na to. Ang alam lang ng mga pamilya ng mga kaibigan ko ay nawawala pa rin sila hanggang ngayon. At ang alam ko, buhay pa rin ang babaeng aswang na yun hanggang sa mga araw na to. Hanapin nyo yung may-ari ng cellphone na yan. Siguraduhin nyo na buhay nyo siyang madadala rito para masarap ang kain ng asawa ko sa hapunan niya. Story time. Mag-iisang taon na rin nang mangyari ang nakakatakot na kwento ng buhay ko. Akala ko hindi na ako mabubuhay. Halos gabi-gabi, hindi ako nakakatulog dahil nakikita ko pa rin ang mga kaibigan ko, yung guard at yung babaeng aswang sa panaginip ko. At yung takot sa pagbabaka sakaling hanapin nila ako at ipaligpit para di malaman ng sekreto nila at ng lugar na yon. Pero isang tanghali nang pauwi na ako galing school, mga 1 PM, biglang may huminto na kulay puti na van sa harapan ko. Hoy, teka! Sino kayo? Bitawan niyo ako! Kinidnap ako ng di ko pa nakikilalang mga lalaki. At pagsakay ko sa van, bigla akong nakatulog. Pagising ko na lang, nakatali na ako sa isang upuan sa loob ng kubo na pamilyar sa akin. Yun yung kubo ng babaeng bangkilan. Akala mo siguro ligtas ka na, no? Akala mo hindi na kita ipapahanap. Walang dapat nakakauwi ng buhay dito. Pero aaminin ko, magaling ka. Lumapit sa akin yun at inamoy-amoy ako. Saktong-sakto, gutom na yung asawa ko sa dugo at laman. O paano? Magre-reunion na rin naman kayo ng mga kaibigan mo sa langit. Tara na boys, sasapit na ang dilim. Siguradong pabalik na yung asawa ko. Saktong-sakto pagdating niya, may hapunan na siya. Pawis na pawis ako ng mga oras na to. Hindi ko na alam kung mabubuhay pa ba ako o ito na talaga ang huling hantungan ko. Habang nakatali ako, naalala ko yung relo ko. Merong secret blade yon sa likod ng strap nun. Kaya kinuha ko yon at dahan-dahan kong pinutol yung tali sa kamay ko. At pagkatapos sa pako naman, lumabas ako ng kubo at madilim na. Tumakbo ako sa loob ng gubat. Nagdahan-dahan ako sa mga galaw ko. At pumunta ako sa malapit sa secret tunnel. At hinukay ko ang mga patalim, itak, flashlight, mga pangontra sa aswang, granada at isang barrel na may silencer. Paano nangyaring may mga ganito rito?
Pagkatapos ng 3 buwan mula nang makatakas ako, hindi ako mapakali. Kaya ang ginawa ko, nag-enroll ako sa mga martial arts at nag-aral ng close combat techniques. Habang ginagawa ko to, palihim akong pumupunta sa lugar na to gamit ang secret tunnel. At nagbabaon ako ng mga gamit sa mga area na malapit lang sa secret tunnel. At naglalagay ako ng mga marka sa puno dahil alam ko isang araw mangyayari ang bangungot kong ito. Marami pa sana akong ilalagay na gamit pero isang araw, bigla na lang pagpunta ko ulit sa lugar na to, sarado na yung tunnel. Hindi ako nagsumbong sa kahit kanino dahil may malaking connection sa gobyerno ang may-ari ng lugar na to. Kaya nag-isip ako ng paraan. Ako ang dapat tumapos sa kanila. Ako ang dapat sumingin sa buhay na kinuha nila. Habang naglalakad ako sa dilim, hawak ang isang itak at nagtatago-tago ako sa puno nang biglang paglingon ko. Tumambad sa akin yung mukha ng aswang. Nung initak ko na yon, hindi ko tinamaan. Napakabilis nun. Bigla na lang siyang nawala. Tumakbo agad ako kung saan hindi ganun kasukal yung mga damo at puno. Nang biglang may humablot sa akin at tinakpan yung bibig ko. Anong ginagawa mo rito? Pinatakas na kita. Kinuha nila ako. Akala ko patay ka na. Shh, may flashlight ka dyan. Okay na flashlight mo. Binuksan nun yung flashlight at iniwan kung saan kami nakapwestong likod ng puno. Bilis, sumunod ka sa akin. Saan mo nakuha yung mga gamit mo? Patago akong pumupunta rito at naguhukay ako para dun ko ilagay ang mga to. Kaya pala pinasara yung tunnel dahil parang may nakikita raw silang tao. Paano ka nabuhay? Bakit hindi mo alam na pinakidnap ako? Hindi ako yun. Nung gabing tumakas tayo, may isa sa mga kaibigan mong nakatakas sa bangkilan dahil nakita ka nun sa kubo niya. Pero naabutan niya pa rin yung kaibigan mo malapit dun sa tunnel at siya yung nakain kaysa tayo. Simula ng pangyayari na yun, dun ako inassign sa kabilang dulo ng lugar na to. Baguhan lang ako nang pumunta kayo rito. Kaya di ko alam yung Santa Fe na lugar na hinahanap niyo. Ba't nandito ka pa? Inutusan akong i-check yung tank ng tubig. Inabutan na ako ng gabi. Kaya dahan-dahan ako nagtatago. Nang biglang may naririnig akong yapak. Kaya huminto ako at yun, nakita kita. Nang biglang tumunog yung radyo nun. Puta! Jason! Do you copy? Jason! 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 Iniwan nun yung radyo sa dinaanan namin. Para kung sakaling na sa paligid lang ang bangkilan, doon siya pupunta at magkaroon pa kami ng konting oras. Tuwing gabi lang nagiging aswang yung asawa ng boss ko. Sa umaga, tao siya. Kaya dapat wala na kami sa lugar na to. Pagsapit ng dilim. Kilala niya ba yung asawa niya kapag nag-anyo na siyang aswang? Hindi. Wala siyang kinikilalang laman basta nasa anyo siya ng aswang. Ang tingin niya sa'yo pagkain ka, marami ng biktima ang aswang na yon. Ibig sabihin, laging may naliligaw dito? Hindi lang yun. Dumudukot sila ng tao para ipakain sa kanya. Ha? Parang gawing pagkain niya lang? Oo. Nawala yung kapatid kong bunso. 3 taon na ang nakakalipas. Hindi na namin siya nahanap simula nang dinukot siya. Posibleng isa siya sa mga biktima. Kung ganun, dapat talaga sila mamatay. Paano natin sila mapapatay? Hindi sila ang una nating dapat patayin, kundi ang electricity ng buong area na to. Tara, bilis! Tinungo namin yung lugar kung nasaan nakapwesto ang main electric panel. At pagdating namin doon, dito na namin sinimulang patayin at padilimin ang buong area na nasasakupan nila. At dito na magsisimula ang patagong pagbawi sa buhay na kinuha nila. Meron lang tayong 30 minutes para gawin ang lahat ng to. Suotin mo to. Night vision yan para makita mo yung aswang. Isang paraan lang para manalo ka sa kanya. Saksakin mo muna yung mga mata niya. Sa paraang yun, mapaglalaruan mo na siya. Saka mo pugutan ng ulo. Ako naman, ako nang bahala sa boss namin. Akin siya. Teka, ano yan? Tali ito. Kung sakaling mapatay mo na siya, sundan mo lang to. Makakarating ka sa pinaka-entrance ng lugar na to. At doon tayo lalabas mamaya. Sige na, simulan na natin to. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, tinungo ko na ulit ang kalagitnaan ng gubat. Dahan-dahan akong nag-ikot at tumingin-tingin sa paligid. Hawak-hawak ang isang itak habang hinahanap yung bangkila na aswang na yon. Nang biglang makita ko yun na naghahanap din. Nagtago ako sa puno at dinukot ko na yung baril ko na may silencer para hindi marinig ng mga tauhan nila. Nung babarilin ko na yun, biglang nawala yun. Naggulat ako at kinabahan. Pagtingin-tingin ko, wala siyang bakas sa mga paligid ko. Biglang narinig ko na lang na may kakaibang kaluskos sa likod ko. Paglingon ko, nandun na siya. Bigla ako nung kinalmot sa likod ko. Napatumba ako
at pinagbabaril ko yun. Pero nawala ka agad yun sa vision ko. Wisit! Aray! Asan ka na? Tumingin-tingin ako sa paligid, pero wala akong makitang bakas nun. Kinabahan na ako ng mga oras na to dahil hindi ko inaasahan na ganun siya kabilis. Nang biglang bumagsak yun sa harap ko galing sa taas ng puno. Sinakal ako nun gamit ang kanang kamay niya, tapos inangat ako at dinikit niya ako sa puno. Habang ang kaliwang kamay naman niya ay hawak ang kanang kamay ko, kung saan hawak ko ang baril, at dinikit niya din yun sa puno. Habang ang kaliwang kamay ko naman ay nabitawan ng hawak kong itak. Bitawan mo ko! Nung akmang kakainin na ako nun, pinulog ko yung baril ko at sinalo ko yun gamit ang kaliwang kamay ko. At binaril ko yun ng dalawang malakas na puto. At hinamaan ko yun sa tiyan niya. Bigla akong binitawan yun at bigla ulit siyang nawala. Hindi ko kakayanin ang asong na yun. Kakailanganin ko mag-isip ng paraan. Pinuntahan ko yung tali na ginawa ng guard na tumulong sa akin. Sinundan ko yun, tapos nadaanan ko yung flashlight na iniwan namin. At dinampot ko yun para makita ng bangkilan at puntahan niya ako at habulin niya ako. Habang sinusundan ko yung tali na ginawa ng guard, hinungo naman ng guard yung boss nila. Pero pagkita niya rito, nasa entrance yun, papasok sa secluded area na to. At may mga kasamang guard din at nakabukas sa mga flashlight nun. Bilisan nyo! Iradyo nyo kagad at ipatingin nyo yung nangyari. Buksan nyo kagad yung generator. Ang kukupad nyo talaga. Hindi siya basta-basta makagawa ng aksyon. Kaya gumawa na lang siya ng mga kaluskos gamit ang pagbato sa kung saan-saan para matakot ang mga yon. Ano yun? Puputukan po ba namin kung sakaling asawa nyo yun, boss? Bobo ba kayo? Siyempre hindi. Ihanda nyo yung isang baray ko saan nakakatulog lang siya. Bilisan nyo! Yung akmang babato ulit yung guard. Bigla siyang nakarinig ng ingay. Kinabahan siya at natakot dahil baka yun yung aswang. Nagulat na lang yung guard nang makita niya akong hingal na hingal habang hawak ang flashlight na nakabukas at nasa harapan ng boss niya. Anong ginagawa mo rito? Paanong nabuhay ka pa? Akala mo ganun-ganun mo lang ako kadali maliligpit, no? Nagulat ba kita? Mas magugulat ka sa susunod na mangyayari dahil ito na ang pagsingil ko sa mga buhay na kinuha niyo. Biglang pinatay ko ang ilaw ng flashlight ko nang may naririnig na akong kaluskos sa di kalayuan. At dahil sila na lang ang may nakikitang ilaw, sa kanila mapupunta ang atensyon ng aswang na yun. Ano yun? Boss, may naririnig akong kakaiba. Talasan niyo ang mga mata niyo. Nang biglang bumaba yung bangkilan sa harap nila at pinagkakain sila nun. Yan ang dapat sa inyo. Ito naman, para to sa mga kaibigan, kapatid, at sa pamilyang nangulila. Dahil sa kademonyohan nyo, pinagulong ko ang isang granada papunta ko nasaan ang aswang. Habang kinakain nun ang asawa niya at mga tauhan nila, tumakbo kagad ako palayo at ganun din ang ginawa ng guard. Hanggang tuluyan ng sumabog sa kanila yon. Pinuntahan namin yon at nakita namin ang mga wasak-wasak na katawan nila na naggalat sa lugar na yon. Natapos din. Nakaganti man ako, pero nangungulila pa rin ako sa mga malapit na taong kinuha nila sa akin. Hindi lumabas sa balita ang nangyaring yon dahil may power at maimpluwensya ang pamilya nila. Natuwa pa nga ata yung kapatid nun dahil sa wakas, makakamkam niya na rin yung lupain na yon sa kapatid niya. Habang ako naman, tinago ko ang kwentong ito at isinulat sa papel at inilagay sa bote at pinaanod ko ito sa dagat sa pagbabaka sakaling isang araw may isang taong makabasa ng kwento ko. Uy, may bote! May papel sa loob! Ano kayo nakasulat dito? Tingnan ko nga.